Chase, sa mga pinaka masaya yung tumaga na eh. Anyway, eto na nga po, narinig ko na nga po na tayo ay balik na sa drafting at eto po. Ayan na nga po. Tama, wala po tayong pinago sa draft except for the fourth pick ng Bacolod City, which is si ano kanina eh. Gusion papalitan kasi kitang-kita naman medyo ano eh, medyo na DC si Gusion naman. At mabilisan lang to guys. Hindi na tayo magtatagal. Makikita nyo na agad ang pakbakan sa pagitan ng Desolators at Zenith Game. Zenith Gaming. Zenith Game. Uy, ito, Sumo Balls. Parang naaalala ko to sa previous match. Gamot, diba? Oo. Chewa Balls. Baka mahilig itong ano. Your team is banning. Pwede ito mag-chew. Baka itong Chewa Balls. Mahilig kumain pa. Hindi mahilig siyang ano, mag-doktor. Kasi gamot ka, mag-doktor ng mga, alam mo na, mga bumuhat ng mga chika bebe dyan. Mahilig yan. Yan yung, diba? Mga ano, Chewa Balls eh. Gamot na cancer. Hindi, joke lang. Binisuhan pa nga. Ayun na ka! Lumabas na nga si Uranus. Instead of Gusion, si Uranus ang pinili nila, guys. Which is, tama nga naman. Tama. And, kasi ayun na, actually, call ng prod kung mag-remake or not. Kami pong casters, nagsasalita lang kami dito. Ay, also, may Lodi na pumasok sa stream. Shoutouts po kay Marvin San Pedro, si Boss Sungit, isa sa mga streamers din sa Mobile Legends natin dito. Yes, actually isa yan sa mga ano, lagi na feature ng ML sa kanyang napakalupit na mga assassin picks. Ang alam ko mayroon pa nga yung ano yung tutorial kung anong best pick, best assassin na kailangan mong i-pick sa isang scenario. And syempre, shoutout nga para kay Boss Marvin San Pedro, mapagmahal, among tunay. Ikaw boss, na talaga, Lodi Pedro. Lahat na lang tayo, tapos binigay, no? Oh, si Marvin yun eh. Marvin San Pedro yun. Alanga ba naman, di ba? So, eto na nga ang pick natin, guys. Napalitan lang po si ano. And there's still, nandun pa rin po si Valier para sa kanilang, kasama sa pakikipaglaban. Siya yung support ng team ng San Pablo City. So, Yoko, palagay mo. Kanino ka dito? Masyado kasi mataas yung respect ko sa Claude in this meta. So, I would have to go with Team Bacolod City. But of course, Team San Pablo City can prove me wrong. Kung kaya naman nilang mapigilan yung snowball ng Claude, kung kaya nilang habang nag-blazing duet, tapos doon sila ng damage, then be my guest. Aha. Feeling ko kailangan makapag-invade ang team Zenith Gaming or ang San Pablo City para mabawasan nila yung snowball potential ng Claude agad-agad, ano. Kaso baka mahirapan sila mag-invade kasi mayroong retribution yung Claude tapos naka jungle emblem pa, so mas malaki yung damage na mga kawalas. At eto na nga pa, nagkakaroon na tayo ng pagkakalusan sa bottom lane. Mukhang may babagsak, ang pangalan ay Hylos. Napakabilis ang ganda na. Going it over sa Valier natin dito. Show me the money, sabi naman ng Claude natin. Definitely going sa buff side nila. Rory, pwede na yung contesto. But she jumped in at that red doing. Yung Cecilia rin, ito yung sobrang vulnerable siya ka, sobrang lambot niya. Pero at the same time, parang balance lang siya sa magic damage na nilalabas. Kasi diba, pag yung ano, yung kagat niya, pag nandun ka sa gitna, halos kalahating buhay agad na mauubos sa'yo eh. Aha, exactly. Tama ka doon, Yuko, no? Baka nakita natin kanina, ito na nga yung sinasabi natin, kailangan ma-invadean ng San Pablo City, yung Bacolod City. At ang natanggal pa nga nila is yung red buff ng Claude, which is mas, kumbaga, napakahalaga para sa Claude, para mag-scale siya at the early stage. Kasi mabawasan siya ng damage, eh, saka slow doon. So, pinarioritize ng Bacolod City is yung blue buff nila instead of the red buff. So ngayon, medyo labang sa pera ang San Pablo, no, sa mga nasa 800 gold. This is going well for San Pablo at paganda yung rotation nila. Nakakalamang sila ngayon sa bottom. Ang top naman, nandun po yung Claude at nakakuha po siya ng libreng crab. Ayun, no, yung ginagamit nilang emblem to sa crab
ano sa cloud ngayon is jungle emblem yan. Tapos every time nakakapatay ka ng jungle, nag-Lorette, nag-charge sa 50 gold, tapos nag-scale up siya, nagiging 60, nagiging 70, nagiging 80. If I'm not mistaken, pero ang total ng ata na pwede mong kitain sa paraan na ganun is 1,100 gold. At eto na nga, Yuko, take it away! Lagi ba na isa nga dito, may ako nakapuha ng wild charge na nakuha sa Hilo. Dito yung ding bang, eh, hindi na makapag-mamba out. And that is a kill na napunta bigla sa Dohay na figure the midline zone. Caught an inferno being popped, binato na nga ang fidget spinner, but it just wasn't enough to take out yung Cecilio natin dito. Also, highlight ko lang yun dun sa jungle emblem ng call. If I'm not mistaken, sa coach ng Bren Esports yung nag-start. Kasi we first saw that emblem kay Carl Easy in MPL. Tapos after that day, in-explain ng coach na si Coach Ducky na kaya nga ganun yung emblems because mas makakapag-snowball and in-explain mo naman, may plus 50 gold. Pero looks like mag-invade dito ang San Pablo City Gakot stun. Pero nakuha pa rin naman nila ang buff. Grabe yung retention ng red team natin dito. Ha? ML na ML. Grabe din yung pressure na ginagawa nila. But all of it is having a hard time trying to catch up kasi ang dami nangyayari sa mapa, hindi niya alam kung uunahin, and they still have to keep, you know, in check. Tama. At yun, nagkakaroon na po ng bakbakan. Humahabol po si Graf. There goes the wild charge. Pinamaan po si Cecilion. Ngunit nakakatakbo pa po si Cecilion. Talagang nang mamama po ang team ng San Pablo City sa clash po na yun. Tamang mamba out lang. Tamang takbuhan lang para sa partner ng Bacolod City. At ayun na nga po, grabe yung ano dun ha, grabe yung giggle ng San Pablo City dun. At eto na nga po, nagkakatinginan pa po dito. Nagkakatinginan, ayun! Huli ka, Balbon, mga kaibigan, nagkahabulan. Ngunit mabilis ang takbuhan, mabilis naman pala ang takbuhan ni Juno. So tumitipi-tipi mo, kala mo pa pala, nagkatakbo lang pala. At eto, nagbata ng CJ Spinner, si Tamos, ngunit dapat mamba-out na lamang etong si Plot. At eto, napapalik pa, may nakalimutan! Mapapatay pa! Uy, nabata ng fidget spinner. Akala ko makaka-reverse kill pa eh. Masyado ko makunat si eh. Ano to na. Akala ko planado niya yung pagbalik niya para pumatoy. Kaso, ano tayo? Too much expectation! At eto na nga po! Nawis-awis. Uy, there goes the first kill. Mapapatay ba to? Dead ball. Grabe, hindi pa binigay dun sa ano? Dun sa Cecilion, sayang. Kailangan pa naman ng Bacolod City 3 ang ano. Kasi nakakapatay. Tama eh, no? Uy, alam mo, natuwa ko din sa fidget spinner mo, ha? Nagamit ko tuloy sa fidget spinner. Ang cute, diba? Eh. Tama naman fidget spinner, diba? May gabi, may the dragon being used, like, so right, probably. Ako maganda nga sa Sirion dito, Glorious Tommy being used. Si Joy, dinahabol na agad ng tatlo. Napakagwapo naman ang Joy na to. Ang dami humahabol, but he got taken out almost immediately sa top lane natin. Next objective will be up in 12 seconds. Yes, ang maganda pinakita dito ng Bacolod City 3 is they are picking the right fight, guys. Na hindi sila, kumbaga, kumbaga doon pa pakita experience nila despite na lugi sila na early stages of the game, bigla silang, ano mo yun, kalmado pa din. Kalmado, they're picking the right fight. At ayun nga po, nakapitas pa sila. However, as you can see, San Pablo City is keeping up their aggression. Ginagawa talaga nilang tinatanggalan nila ng buff yung kalaban nila. Kaya ito, hindi po makapalag ng retahan yung ano, yung Bacolod City because yun na nga guys, wala sila palaging buff. At ito, nakuha na nga po ng turtle ng Bruno. Free turtle for San Pablo City. Ano po, napakabilis ayan, naman yung mga checklist ng San Pablo City dito. Looks like the midline threat won't last or won't stand up for long either. Bigyan ako po, winato sa pagmumukha. Mera Beacon out there, kinamit ng Rave the Dragon. But, dalawa yon. She, well, he rather, destroyed kami niya. Dahil bilang kumagat-skill yun dito, apat na tao from the red side. Nagtatago lang sa bush, but the blue side decided to disengage. Feeling ko, isa sa mga pwedeng gawin ng Bacolod City dito, try to wait it out. Huwag masyadong kumlash, pero please do it being used, right? He will not damage me enough. Tamang kachi-kachi lang, pero mukhang nabuhay pa rin si Bruno natin dito. Claude gets bursted out by the Valir. Nag-sticker pa ang Valir natin dito. He got stun being boxed in, and that is goodbye, Valir. Maganda na sa rin ginawa ng Valir dun eh, kasi he was able to take out Claude, which is a very good target. Kasi umi-sticker pa, tumambay pa, pagpaluan pa kay Hylos, pwede naman umatras na.
Sayang. Pero okay ah. Good move doon para kay Valer. Good hustle para mapatay niya yung plot na kalaban, which is yun nga, yun yung kina-funnel ng Pakolod City. Every second na mawala siya ng time na hindi siya nakakapag-farm is malaking kalamangan para sa San Pablo City. At ito, nagkakaroon po ng bakbakan siya pagitan ng Uranus at Tamos. Tamang nakawal lang. Ito po yung parang ano eh, yung insekto, parang pinag-aagawa ng dalawang lalaki. Napakagandang babae, pinag-aagawa ng dalawang lalaki. At ito, there goes the Grok, trying to kill the Grok, ngunit kulang pa. Nandito na po ang backup ng Team San Pablo City. Napatay po si Chudon na ano natin, hindi natin nakita. Isang indie film, hindi nakita, mga kaibigan. Almost grabe. All of the San Pablo City yung nag-initiate ng pickoffs or ng clash dito in fairness ha. And I guess pag ganito yung composition mo, yun yung gusto mong mangyayari eh. So I guess for Bacolod City, try muna nilang wag tumalala, wag mag-catch off guard just like this one. Pero buti nilang may nakapag-DMI out ang Claude natin dito. Sam's using his ultimate to try and sustain himself and being taken out by Bruno. Grabe naman yun. Kumulap sila sa bot, pero nakakuha pa yung objective sa may top lane yung MM nila. Exactly, no? So, ano talaga, very disciplinary din tong MM nila. Hindi siya masyado maasim. Despite of, malaki na yung labang niya dun sa kalaban. Kasi siya yung highest level, level 13 siya. And kita niyo naman, gumuguhit na yung mga kada palong niya dun sa baka na katulad ni Hylos. Ano? At ayun, nalasit na po ni Bruno ang mid lane turret ng Bacolod City 3. At eto mga kaibigan, there's a converging at the top. They're trying to gank the Uranus. There goes the ultimate ng Dohead, binanata ng Bruno. Ay, grabe naman ang Purify, ang takbuhan ni Uranus. At bumalik pa nga, nandito na si apat na humahabol. Grabe yan. At dito na ang back up. Ngunit hindi pa tapos ang laban. What? From top to mid to bottom, nahabulan mga kaibigan. Parang marathon ang bakbakan dito, hindi na nahabol. Ang laking space din nun, guys. Ang laking space. Siguro, ano yun ha? 15 seconds na habulan din yun. Wala silang napala doon. Pero doon mo rin makikita yung San Pablo. Talagang ML na ML sa yung umaga. They really want to win this game. Kahit yung Uranus na yan, makunat ka pa. Habulin ka namin sa duro ng walang hanggan. There's a one-on-one going between. Ito lamang dito yung Uranus eh. Walang ka-problema-problema dyan. Pero ito na nga po. Gusto talaga nila si Uranus, mga kaibigan. Napapaligiran na naman. At ito po si Grok na papaligiran ng tatlo. There goes the Grok. Uy, ang ganda na pagkakasteal ng Grok doon. Nice steal ah. Galing. Nice steal by the Grok. Very good. At ito, dalawa na ipit sa torre. Tatlo laban sa dalawa, mga kaibigan. And sino yung namatay? Sino yung namatay? Si Cecilio yung namatay, guys. Okay? So anyway, palagay mo Yuko, anong masasabi mo dito sa Bacolod City? Ano yung pwede pa nilang maipanalo? Ah oo, tama ka doon, no? So nakikita niyo po ngayon, si Johed nasa mapa, sinesecure na po nila yung Lord. At makukuha na po ng Bruno ang Lord. At mukhang this is getting very, very serious para sa San Pablo. Mukhang malapit na ang kanilang pagkapanalo. Hinabol na naman nila itong si Papi Uranus. Nandito po si Grok para manggulo, mga kaibigan. Pero iniintay na lang po nila. The Lord is marching sa taas, mga kaibigan, mga katropa, no? Nag-iintay na lamang ang San Pablo sa Lord. Sabi niya nila, the Lord is with us. Then who is against us? Bacolod City 3, kinakabahan, 7,000 ang damang ng San Pablo City on the 11-minute game time. Okay, mga kaibigan, kita naman, nagko-converge na po ang apat na miyembro ng Bacolod City sa top lane, mga lollipops. Ano? Habang dito sa bottom lane, we have here Chu and Tamos na nagbabakbakan. At ito, tamang ambahan. Ay, laki na nung bawas ng ano? Sicilian! Masakit na, guys! Masakit na po yung Sicilian. Nakita nyo yun. One-third ng buhay ng Claude and ng Bruno binanatan ng Sicilian. Natapyas. Ito na nga po. Naglapad niya ng glorious pathway. Sinusubukan niya na tunawin ang Claude. Ay, ang Claude. Ang Lord. At ito, pumasok po si Reyna sa likuran. Ngunit buhay pa rin. Mapakakuna. Tatlo laban sa ano. Lima yun, ha? Pero ang hindi po nila namamalayan, nabasag na po ng Thomas ng bottom lane. So that's a good
That's a good hustle for San Pablo City. Alam nila na hindi pa kaya pasukin yon, hindi pa nila kaya. So they're not taking any risk. They're just trying to push all the lanes, apply pressure, palakihin pa rin yung lamang ng pera nila by making sure na hindi nalalabas sa base ng kalaban. Tapos they're gonna probably wait out for the next Lord. At eto mga kaibigan, nagkakaroon na naman ng pakpakan. Dito mukhang mapapatay ba? Ay, pumasok si Chung, ngunit pa atras lamang. There goes the Grok Knock! At ayun! Killed out! Uranus was taken down by Valir. There goes the skill! Nagkaroon po ng glorious pathway, ngunit masyado makuna si Anono. Uy, pumasok po si Joyton! Napatay po niya ang isang napaka-importanting target, which is si Cecilion. At there, nakapatay pa po ang ating Anono, Floddon. So, magandang hustle dito kasi nabasag po nila ang kanilang bottom tier 3 turret ng Bacolod City 3. Good job yan para sa mga San Pablo City. I-type 2 nyo, type press 2 kung kayo ay taga Boto San Pablo City. Press 1 kung kayo ay Boto sa Bacolod City. So this is going very, 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 very grim for Bacolod City 3. Dalawang turret top at bottom lane ay basag na. Nag-iintay na lamang ng isa pang Lord ang city, ang San Pablo City, at sila na ang makakapasok sa susunod or sa finals ng City Rivals Community Hero. And of course, this is brought to you by Moontoon Rumble Royale. Oh, nakapag-plug pa nga tayo doon, mga Lord event. Ano? So, mga kaibigan dito sa bottom lane. Siyempre, Yuko! What's up? What's good? So, I am alive. Nagpaparamdam na ako, nagalaw ko na ang baso. Pero gabi, napakalapit naman ang mga crush na nangyayari na dito ngayon. For now, Bacol City 3, sila po ang na-happy death muna. Flood already has his golden staff. So, yung San Pablo City naman, kailangan lang nilang mapitas yung Flood dito. Or maybe si Serato can use right there. Naku po, may na pumutok sa ere! Ang Joe natin dito, maalis mo agad sa blue side dito. San Pablo City can actually try and push this. Itay na lang muna ng minion lane. Top soon. Lane being cleared out, pero Lord will be up in a bit. I will say this again and again. Grabe ang invade ng San Pablo City dito. And magandang micro yon kasi hindi na utilize ni Claude yung emblem niya. Sa mga gustong kabanter kay Claude, ganito yung one of the plays or one of the ways para hindi siya makapag-online agad. Tama ka dyan, Yuko. At yun na nga po, nakita nyo, bubagsak na po ang Lord sa kamay ng San Pablo City. At iniintay na lang po ng San Pablo City ang pag-respond ng Lord. At sasabayan na nila po sa ice cream ng kalaban, mga kaibigan. At ito si Grok, pati-pati na lang. Uy, tumipi nga sa base talaga si Grok. Oh, he's going to make sure na i-block niya po yung Lord. I-delay niya na i-delay, guys. So, ginagawa po ng Grok to, guys. Uy, what a perfect block, mga kaibigan, para na sa Lord. Ginagawa po nila to para mas tumagal po yung Lord na hindi nakakapunta sa kalaban. Making, kapag kasi mas matagal na buhay yung Lord, guys, mas maraming malalaking, ano ba tawag dyan, mega minions, mas mga buff minions yung ilalabas ng inyong base. So, kaya nila dinedelay ng ganyan, no? Sa mga naglalakad, mga alagad ni Lord, ganun. Mga alagad ni Lord, yan. Mas maraming alagad ni Lord, tama ka dyan, no, Yuko? So, Yuko, ano pang pwede gawin ng Bacolod City para may panalo ito? Naku, sasabihin ko sana catch Bruno, pero kasi kung iisipin natin, kailangan nilang dumaan sa Valir, kailangan nilang dumaan sa Grok na gabi nyo yung easy saka initiate. And I haven't seen enough ba yung dami nyo ng Cecilion dito, kasi yung San Pablo City, nagmamama lang sila eh. Nanggagangster lang sila. Diyan. Like right now, yung blue team ngayon, biglang kumpol-kumpol, pero yung red team, tamang ikaw lang is the base and glorious pathway being used as well as the revitalize. Si Ruri bila na sa front na, pero nagbambout din naman agad. Paraphrase yung gonna be used right here. Pero naku po, na-stun! Dati lang damage siya, sino bigla lang yung Reynolds natin dito. And no one still died sa side ng red team natin dito. Nice try from Cecilion right there. Pero caught in front of being used by Thumbs na gamit ng immortality. Pero yung choke talo, Michael, hindi ko triple kill coming over for this Bruno. That was a 3-for-none in favor of the red side, and that's gonna cost them the game.
sayang hindi nakapag-ultimate yung Claude. Kasi there was a time na nahuli ng yun, tatlong miyembro dun sa second skill niya, na-stun niya, tapos natamaan pa siya ng first skill, na nga lahati, lagpas ka lahati yung buhay ng tatlo, hindi nakapag-ultimate yung Claude. Yun lang sana yung window of opportunity yung Claude. Kung nakita ng Claude yun, or he was prepared, nakapag-stuck siya ng kanyang first skill niya dun sa mga creeps and sa mga heroes, meron sana silang pag-asang maibaligtad pa yun. Kaso yun na nga, maganda ang pagkakagawa or maganda ang pagkaka-execute